Are you seeing 1111 on clock, Facebook likes, address, plate number, Instagram likes, or anywhere? Kung gusto mong malaman ang meaning and deep meaning of angel number 1111, please watch this. This is Anne. I am a light worker, chosen one, spiritual coach, and entrepreneur. Welcome to my channel. Welcome to my world. So today, ang topic natin is all about 1111. So I have question that came in, and in the Bible, it was written that the angel number 1111 symbolic the God's power. And did you know that the language of the universe is mathematics? So we have a sacred, what you call the sacred geometry. And before letters, there were numbers. So bago pa naging letter yung spelling, so nagsimula po yan sa mga number. This world and this planet, this universe is built with numbers. So katulad na lang ng ating birthday, ng home address, ng mga plate numbers, ng mga machine is more on, or like a cell phone, it is more on number. Like calendar, clock, money, it is built with numbers. Mathematics is a universal language. So, kahit sa ibang country, we have different languages. But, the numbers is also international. Nagets niyo po? So, before we understand the secret meaning of 1111, we need to know also about numerology. So, kapag nag-aral tayo about sa numerology, naiintindihan din po natin yung meaning ng 1111. Disclaimer, I am not a professional numerologist. I am just sharing with you what helps me along my journey. Kasi sineshare ko lang po yung aking experience. So, number one, hindi na natin pahabain. It is a wake-up call. Ring, ring. Hello, moshi, moshi. It is a God's calling. Wake up call. Wake up, wake up. It is a light code. Kumbaga, light codes yan or pinaka-password ng ating DNA. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng mga DNA activation sa iyong soul, sa ating energetic field. So, it is a God's calling. Kumbaga, kinukontak ka ng iyong mga spirit guides, ng mga angel, at ng ating mga galactic family. As we are all made from the same fabric with the universe, the collapsing star. So, lahat ng mga number 11, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, lahat ng mga aligning number significance na yan, it is a light codes or password. So, bakit ko nasabi that it is a light codes? Because our body or our soul, as we are made from the same fabric with the universe and made from the collapsing star, yung DNA natin, we have also a mathematical design, and also our body have a 11 major internal organs in our body. So, yung 22 naman, it is also related to our brain, because our brain have 22 bones, skull, 22. And also, yung 33, it is also related to our spinal cord or spinal column. We have 33 vertebrae in our spinal column. So, 11, 22, and 33, that is what you call the master number in numerology. So,
Ayan yung and mga also connection. Yung ating birthday, it is also a password or that is a code in heaven. So kaya kung ano yung birthday natin, yan yung mga password natin, kung ano yung ating mga life path or kung ano yung ating mga divine soul mission. So kaya pag during ng spiritual ascension or DNA awakening, it is also called DNA awakening, kumbaga diyan ka nakaka-receive ng maraming 11-11. Kumbaga, parang nagiging ano mo siya eh, nagiging stalker. So, makikita mo siya anywhere. You can see it anywhere. Palagi ka susunod ng 11-11. Kasi yan yung first number na makita mo during your spiritual awakening. And also, that is a masculine energy. So, pag sinabi mong one, it is a beginning. Kumbaga, yung unang step ng stair, ng hagdan, it is number one. And also, one means self, yung sarili natin, ourself. It is a masculine energy, sabihin lalaki. And number two, it is a meaning you are entering a new dimension. So, ibig sabihin, yung physical body natin, it is dense. Kumbaga, ito lang yung nakita nating physical eyes. Pero yung soul natin, yung spirit natin, naglalakbay ito. Kaya nga, di ba, paggabay na nanaginip tayo. Kumbaga, naglalakbay tayo sa mga, yung sa past life natin, or meron tayong mga pinupunta na lugar na hindi natin alam kung saan yun. Or misa naman, parang meron tayong naalala kapag nakita natin yung lugar na yon. So, maaring sa past life natin, nakarating na tayo doon. So, ibig sabihin, you are entering a new dimension. Kasi itong 3D world natin, this is what you call the 3 dimension. And now, sa after the conjunction, so we already entered the 5th dimension, a higher level of consciousness. So, dimension means yung level ng ating consciousness. And yung frequency, it is related to my video about sikreto ng universe. So, yung body natin, as I said, kapag nasa normal people, 62 to 72 megahertz yung frequency. And then kapag mga genius people, sila naman yung mga 82 megahertz above kasi mabilis mag-process yung kanilang brain. Kasi yung brain natin, para tayong Microsoft program. Kung ano yung mga program dito sa brain natin, ayan din yung nagiging habits natin. Kasi yung mga genius, sila yung mabilis mag-process, kumbaga always moving forward. And then kapag 58 below naman megahertz yung iyong body, it is kumbaga may sakit ka, like cancer or any ill or disease, kumbaga low vibes. And then kapag low vibes ka naman, nandiyan yung marami kang mga stress, anxiety, kumbaga matagal ka makapag-process. Parang katulad sa computer, 'di ba, yung computer pag nasa Microsoft 6 or 7, matagal siya mag-install or mag-download, not like pag yung mga advanced na Microsoft 7, 8, 9, ano ba yung bagong ano ngayon Microsoft. Kumbaga mabilis siya mag-download, mabilis siya mag-install. So ganun din yung brain natin. Kaya kailangan, as energy, lagi po tayo nag-upgrade. Huwag lang puro upgrade sa panlabas, kundi yung panloob. Yung panloob yung kailangan natin i-upgrade. So, number 3, you become aware and conscious. Kung ibig sabihin, napapa-activate mo na yung iyong God's power na kasi God is consciousness. Kumbaga, napapa-activate mo na rin yung iyong psychic ability. Psychic ability. Your psychic senses. Kasi nagiging aware ka na sa paligid. Kumbaga, hindi ka natutulog-tulog. Kung dati, para tayong zombie. Kasi yung zombie, tayo talaga yan. Yung, kumbaga, you are physically strong, but you are mentally and spiritually weak. Kumbaga, parang zombie. Kumbaga, sunod-sunuran lang tayo doon sa ibang tao. Kasi yung mga sinasabi, yun na pinapaniwala natin. Not like pag you become aware and conscious, alam mo sa sarili mo. So, katulad lang, paano ka magiging aware? So, halimbawa, nanonood ako ng TV and then, pero kino-commercial ng mga fast food. So, kapag hindi ka aware, ang isipin mo, ay, ang sarap yan, gusto kong kainin yan, gusto kong kumain yan, gusto kong bumili yan. But not like pag aware ka and conscious ka at na-activate mo yung psychic senses. Iba yung iniisip mo. Kumbaga, hindi mo lang naririnig yung sinasabi sa TV, kundi napifeel mo yung energy. Na iba ang sa feeling mo, mas conscious ka na hindi naman yung makaka-benefit sa'yo kasi kumbaga business lang nila, sila yung makaka-benefit kasi syempre kino-commercial nila yung kanilang
yung kanila business, pero hindi yun makaka-benefit sa health mo kasi alam mo naman na yung health nasa nature lang at hindi doon sa mga fast food or mga processed food. So, ganun ka mag-isip. Kumbaga, nag-iiba rin yung iyong perspective. Basta nagiging aware ka to protect your shield. So, next, number 4. Your action is aligned with your soul purpose. Kumbaga, dati, I was lost in the dark. I was lost in the dark with my lonely broken heart. So dati, I was lost in the dark. Kumbaga, hindi ko alam kung ano talaga yung gagawin ko sa mundo. Hindi ko alam kung ano yung purpose ko dito sa mundo. Pero ngayon, after my spiritual awakening, or also what you call the DNA awakening. Kaya ngayon yung 1111, that is a light code. Kumbaga, magigising ka na, inigigising ka na iyong mga galactic family. Hoy, it's time to wake up. Kumbaga, it's time to work. Alam mo na yung gagawin mo sa mundo. Alam mo na kung ano yung iyong divine soul purpose. Alam mo na yung iyong divine mission para makatulong ka sa ibang tao to also help the planet, to raise the frequency, to raise the good vibes, to share positivity sa humanity. So that is the meaning of 1111. So okay, number 5. So yung number 5, that is what you call the synchronicity. Alam niyo yung kumbaga nagsisynchro siya. It is also yung synchronicity, it is a left and right brain hemisphere. Kumbaga yung positive and negative na ating brain and left and side IQ, intelligence and emotional quotient. Kumbaga, and pag sinabi mong synchronicity, kumbaga nagsisynchro siya, di ba? Synchronicity is when your dominant thoughts align with your life and become your dominant experience. So, ibig sabihin, kapag yung ginagawa mo ay align sa iyong divine soul purpose, sa iyong mission, ibig sabihin dyan ka makakita ng mga align number. Kasi, kaya nga mga align number, kasi ibig sabihin, you are in the alignment of your divine soul purpose. So, ibig sabihin, hindi ka nalaliligaw ng landas kasi dati, kung hindi mo alam kung ano yung silbi mo dito sa mundo, ngayon alam mo na. Kumbaga, alam mo na yung iyong self-worth. Praise God. Hallelujah. Thank you, Angel. Alam mo na yung iyong self-worth. Alam mo na kung ano yung magagawa mo, ano yung silbi mo dito sa mundo. And number 6, so make a wish. So bakit ka mag-wish? Kasi kapag nagbabibrate ka, kapag nakakita ka ng 1111, so, isipin mo, ano ba yung pumasok sa isip mo? Kailangan mag-wish ka. Kailangan mindful ka kung ano yung iniisip mo. Kasi, yung iniisip mo, kung ano yung laman ng isip mo, madali iyang mamamanifest. Kasi, ibig sabihin, nagbabibrate ka into a higher level of consciousness. Kumbaga, marami kang nasa paligid yan ng mga good vibes, mga good spirits. So, kung ano yung iniisip mo, kung ano yung wish mo, kung ano yung laman ng isip mo, madali iyang mamamanifest. Kaya, never ka magmamanifest ng mga bagay kung malungkot ka or low vibes ka. Kasi never yan makakarating sa taas. But not like pag nakakita ka ng mga 1111. So that is the doorway of manifestation. Madaling na mamanifest yung iyong wish. Make a wish. So nakakita ka rin yan kung you are turning into a healthy lifestyle. Kung ikaw yung tipo na inalagaan mo yung sarili mo, yung health mo, you're going in healthy lifestyle. So yan, lagi kang makakita ng 1111. So when I started to eat more veggies and fruits, when I started to become a vegan, vegetarian, so dyan ako palagi nakakita ng 1111 anywhere. Kumbaga minsan 3 times, 4 times, 5 times. So ibig sabihin, I am entering in a higher level of consciousness. Kasi dati 3 years ago, 2 years ago, hindi ako ganito. As in, iba na ako ngayon. Kumbaga, you never be the same again. And last, finally, number 7, it is a intuition, signifies intuition, and also insights and enlightenment. So, ibig sabihin, you become enlightened. Kung dati,
nasa kadiliman ka. So ngayon, kumbaga nagkakaroon, nag-iiba yung iyong mga perspective sa buhay, nagkakaroon ka ng mga ibang belief system. Kung dati yung mga belief system mo it doesn't serving you. Kumbaga mga maling belief system, ngayon nagkakaroon ka na ng mga belief system na nakakatulong sa'yo. And also, na-enhance mo na yung iyong intuition. You are becoming more intuitive. So, kumbaga nakaka-feel ka na, alam mo na yung ibang minsan na mga nangyayari sa buhay mo. In the future, nakakaroon ka na ng clear sight and clear vision. So, yun yung intuition and also yung mga insights. So, that's it for today. Thank you, Earth Angel. I hope na nakatulong ang video na ito. And if you want this video, please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. God bless.